ilang mga nanood na mga senior citizen kundi maging sa mga artista pumatok ang special screening ng Monday First Screening. Kung ano ang nagpakilig sa mga senior citizen at artistang nanood dito, alamin sa live report ni Celine Dorado. Celine? Emma at Ricky, sa espesyal nga na pagkakataon bago isa publiko ang pelikula sa takiya, hindi na naitago ng mga artista ang kanilang kilig sa panonood ng Monday First Screening sa katatapos lamang na special screening nito ngayong Lunes dito sa EVM Convention Center sa Quezon City. Love knows no age. Ito ang natunghayan ng mga kilalang artista sa kanilang panonood sa special screening ng Monday First Screening. Hatid ng Net25 Films at sa direksyon ni Benedict Mike, mapapanood na sa 100 cinemas nationwide sa darating na August 30 ang natatanging romantic comedy film na pinagbibidahan ng mga batikang aktor sa Philippine cinema na sina Ricky Davao at Gina Alahar na gumanap bilang Bobby at Lydia. Present sa red carpet premiere ang mga senior citizens, press at mga kilalang artista, kabilang ang mga Net25 stars. Kinilig ang ilang mga kilalang personalidad sa namuong tambalan na Jean Rhee, ang pinagsamang pangalan ng mga bida sa Monday First Screening. Bukod rito ay namangha din sila sa panonood ng pelikula. Actually, ito nga kanina may nag-interview din sa atin. Ano daw ba yung pakiramdam ng kabataan pag nakakita ng mga elders o yung mga parent natin na in love? So, iba-ibang reaction yun. Merong iba parang, uy, parang may edad na pero parang sweet pa sila. Parang sa mata ng iba kabataan, hindi siya sweet. Pero for me, talagang nasarap tignan ng mga ganong tao. Bakit? Kasi para sa akin, yung pagmamahalan nila ay hindi lang para pa-cute. Nagmamahalan talaga sila ng totoo. Yes, 100% po. I recommend this film po. Sobra. Kasi napakaganda. Very unique po yung story. And of course, yung gumanap po ng mga sa movies, sobrang veterano. Kaya talagang papakiligin po kayo. Talagang kami, masig kami kinikilig po talaga. Taus-puso namang natuwa ang aktres na si Nova Villa na may pelikula na nakatuon para sa mga senior citizens at may lesson ng second chances. Alam mo, maraming lumalabas sa magazines, sa mga YouTube, mga ganyan-ganyan. About seniors, andyan yung mga tips, you know, how to be, gracious ka pa rin kahit na senior ka na, and about health, yung ganun ba. So, parang taon ng mga senior ito na hindi porke tayo may edad na, kumisan, there's some people na nadi-depressed sila because they're seniors. Parang, ay, malapit na. Yung ganon. But, sa nakikita ko sa mga seniors ngayon, maganda yun na nakaka-attend tayo ng mga ganito. So, parang tips din, you know, how to live sa ganitong edad. Ayon naman sa kaibigan ng mga bida at kilalang aktres na si Boots Anson Roa, fan na fan siya ng tambalang Jean Rhee. Ako po ay fan nila dahil sila po sa paningin ko ang dalawa sa pinakamahusay, established, and most respectable actors of this generation. Hindi lamang relatable para sa mga senior citizens ang Monday First Screening dahil ayon kay Ricky Davao, patok din ang mga eksena ng pelikula sa mga nakababatang henerasyon at may kapupulutan silang aral dito. Monday First Screening is about second chances. And I think lahat tayo deserve natin ang second chances. And ito is a love story about seniors. Hindi ibig sabihin hindi ma-enjoy ito ng mga teenagers. Itong love story ng mga seniors, nakakakilig. At saka yung mga kabataan, kasi yung iba, di ba, magbe-break, ganun. May chance pa kayong ma-in love. Pag hindi natuloy yung inyong mga relationships, dito nyo makikita na any age
pwede pa kayong ma-in love ulit. So sana po suportahan ninyo August 30 in about 100 cinemas. So sana po magkita-kita po tayo. Buo din ang suporta ng Regal Entertainment Incorporated sa theatrical distribution ng pelikula. Ayon sa Chief Operations Officer ng Regal Entertainment na si Rosel Monteverde, masaya siya sa partnership ng film production company sa Net 25 Films. I'm happy for this partnership. First time namin and hoping for more partnerships to come. We are the distributor for their, you know, highly acclaimed movie, itong Monday first screening. I'm so excited for this. I see a lot of film luminaries tonight. From Miss Boots Anson Roa, Miss Barbara Perez, Miss Ame Austria, and there's a lot of you, Miss Lova Villa. I cannot name names because there's a long list, but thank you so much. And also, I'd like to thank the president of PAL, Captain Stanley, for being here. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Sa darating na August 30, makikilala na sina Lydia, isang retired high school principal, at si Bobby na sumasama sa grupo ng mga senior citizen gaya nila para manood ng libreng sine sa mall. Bukod kina Gina Alahar at Ricky Davao, ay matutunghayan din sa pelikula ang mga award-winning actor na sina Ruby Ruiz, Soliman Cruz, Che Ramos at David Schauder. Kasama ang tambala nina Allen Abrenica at ang binibining Pilipino na second runner-up na si Rin Parani. Emma, magmula kaninang alas 3 ng hapon, nagsidatingan na ang mga artista dito sa Convention Center para suportahan at mapanood ang Monday first screening. Sinaksihan ito ni Naomi Austria, Barbara Perez, Bayani Agbayani at syempre ang mismong pamilya at loved ones ng ating bida, si Gina Alahar, si Narayan at Joff Eigenman. Syempre present din si Gladys Reyes, Ariel Roses, Boots Anson Roa, David Chua, Devon Ceron, Regine Angeles, Meg Imperial at sina James Caraan, Evangeline Pascual, Louis Ignacio at nandyan din si Raymond Bagatsing kanina. Kasama rin nila sina Ryan Rems, Patricia Javier, Priscilla Roses at ang ating very own Tony Petgaba, Diana Mineses at ang head ng Net 25 Stars Center na si Eric Kizon at marami pang iba. Dahil ito ay wholesome rom-com, pwedeng-pwedeng isama ang buong pamilya para sa feel-good kilig at inspiring na pelikula at huwag palagpasin ang cinematic love story of the year mula lamang sa Net 25. Simula nga sa August 30 ay mapapanood na sa 100 cinema sa buong bansa ang Monday first screening. At syempre kanina nga Emma, umuulan na ng stars dito at ang mga rising stars, kayo na lang ang kulang. Emma at Ricky, balik sa inyo. Silin, kailangan pa namin magtrabaho. Pero eto, di ba, ang sabi mo, senior at ang mga artistang nanood ay kinilig. Ang tanong, ikaw ba ay kinilig? Siyempre, hindi naman tayo exempted dyan. Emma, napanood din natin at isa nga tayo sa mga nagkapalad sa mga nakapanood nito sa unang screening pa lang ng Monday first screening. At ang masasabi ko lang, Emma, wala talagang pinipiling edad ang love. Union. Maraming salamat, Celine Dorado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa at Net 25 TV.